Good morning sa inyong lahat. I miss you. Update lang ako guys kung bakit hindi na ako nakapag-live. O diba, nami-miss ko rin namang mag-live. Medyo not feeling well nga kasi ako nung mga nakaraang weeks. Tagal-tagal na rin pala. Medyo bumabalik kasi ang aking acid reflux, GERD. Laging nasakit ang aking sikmura. At lagi akong nahihilo, masakit ang ulo ko. Diba, akala ko sa salamin ko lang din. At yung GERD ko nga rin, yung pala... Tapos yun na, nagpapa-check up ako sa sa optical. Kasi yung ulo ko talaga is laging masakit dito, right side lang. Sa amin sa mga Bisaya, soob, nagsusoob na ako, umiinom na ako ng itlog na hilaw. Diba, itlog na hilaw para yun sa sa lipas gutom. And then wala pa rin naman, ganun pa rin, masakit pa rin ang ulo ko, kaya ayun, nagpunta na ako sa optical. Nung pumunta ako sa optical, ayun, hindi ako sinukatan ni Doc ng salamin gawa ng ang taas daw ng aking astigma. Kaya ang ginawa, bisitahan lang niya ako ng vitamins na iinumin ko good for 10 days and then patak sa mata. Twice a day ako magpapatak sa mata. And then after 10 days, babalik na daw ako. Pero kay ako kasi matigas ang bungo. Pumunta muna ako sa ibang optical. Doon sa dati kong pinupuntahan optical din sa Quiapo. Mga nung Sunday 'yon. Then kinabukasan naman talaga ang check up ko na doon kay Doc sa pinupuntahan kong nauna kong pinag-check upan. Kaya ayun, nung pumunta ako doon sa Quiapo, sinukatan niya ako ng salamin. Ganun din ang findings, mataas ang aking astigma. Pero nilagyan pa din niya ako, ang aking astigma is 275. Pero baka daw kasi hindi ko kayang suotin 'yon. Binigyan lang ako ng 175, pero kaya ko namang magbasa sa 175, medyo malinaw-linaw ni naman. Ay di, ngayon mayroon na nga akong salamin. Pero itong salamin na to, luma ko to. Yung bago kong salamin, hindi ko maintindihan pag sinuot ko. Yung posting nakatuwid, pag tinitingnan ko, nakaslanting. Yung motor, pag tinitingnan ko, parang ang baba, tas pahaba. Lahat ng tinitingnan ko is pahaba, kung poste naman is kaslanting. Tas pagdating ko ng bahay, sabi ko, bakit yung pinto namin, yung pinaka-gate, bago papasok, bakit nakaslanting to? Parang dinaanan ng bagyo. Parang iba. Pero sinuot ko pa din hanggang gabi. Tiniis ko, pero nakakahilo yung salamin na hindi ko maintindihan. Tas yung lahat na titingnan ko, lumalaki. Pati yung sofa namin, pag tinitingnan ko, parang kama, naging kama na. Sabi ko, bakit ganun? Bakit nagdubli yung paningin ko? Tapos, yung pag tumingin ako sa tao, parang imbis na payat ka, magiging mataba ka. O, diba? Kakaibang salamin. Kaya, ayun, kinabukasan, hindi ko na siya nisunusuot at lalo lang akong nahihilo. Kaya, ayun, bumalik ulit ako doon sa bumalik ulit ako doon sa una kong pinag-check upan. And then, kasi naka 10 days na nga noong April 10, ayun, 10 days nang nagpapatak at nag-iinom ako ng supplement. Ayun, wala namang nakita. Parehas pa rin naman daw ang grado ko. Yung astigma ko is ganun pa din. Mababa lang naman talaga ang astigma ko, 25 to 50. 50 yata yung nakaraan. Tapos ngayon, biglang tumalo ng 275. Tapos yun na, nag-follow up, check up ko. Wala naman, ganun pa rin. Kasi malinaw pa rin naman ang paningin ko. Tapos sabi ko, Doc, masakit kasi ang ulo ko palagi, Doc, dito sa right side. Sa right side lang talaga siya, as in right side dito. Tapos minsan dito sa may batok, likod, hindi naman sa batok, sa taas, sa bungo, sakit. Sabi niya, inom lang daw ako ng tubig, baka ay ako'y kulang sa tubig, baka ako ay mahina sa tubig. Sabi ko, guilty naman talaga ako pagdating sa tubig, mahina talaga ako uminom ng tubig. Minsan nga pag nag-live ako, katatapos ko lang kumain noon, nakalimutan ko ng magtubig. Walang tubig. Tapos ayun na nga, kahapon, nakita ko lang siya kasi sa YouTube. Kasi sabi ko, gusto ko na talaga magpa-check up kasi iba na talaga yung naramdaman ko. Lagi na ako nagpa-palpitate. Tapos hinihingal. Plus yung ulo ko talaga is lagi talagang masakit. Lagi masakit, tapos nahihilo. Naman talaga yun? Yun naman talaga ang mga naramdaman ko dati nung ako ay may GERD. Sa bagay, may GERD nga. Bumalik nga naman talaga si GERD. Nag-trigger kasi sa gamot ng mga iniinom kong antibiotic nung nagpabunot ako ng ngipin. Nag-trigger yung mga GERD. Nagparamdam sila ulit.
Kaya buong akala ko is yun pa rin. Yung pa rin ang aking naramdaman is yung GERD ko. Kaya yun pa rin, nagiinom ako ng mga gamot na dating nirisita sa akin ni doktor. Kasi alam pa naman, pag magpa-check up ako, yun pa rin ang i-resita sa akin eh. Dahil dati, ang dami ko ng doktor na pinuntahan, iisa lang resita nila sa akin, mga Prasol. Mga Prasol, alam na naman may mga GERD yan kung anong resita, pag hyperacidity, mga Prasol. Kaya nagiinom na lang ako. Tapos, umu-okay naman siya. Umu-okay naman siya, nakikinig naman siya. Pero minsan pag gabi, umaatake yung bigla na lang akong kakabahan, nagpapalpitit na wala naman akong iniisip. Tapos ayun na, nahihilo na ako. Nahirapan akong matulog, hindi na ako makakatulog. Tapos, ang sakit na ng ulo ko. Pagising ko sa umaga, namamanhid na siya. Sobrang namamanhid. Tapos yung mga likod ko, dito sa balikat. Ang sakit niya palagi, lalo na dito sa ano ko, sa kanan. Laging masakit. Tapos ang ulo ko din is nasakit is sa kanan din. Tapos itong mga legs ko is nangangalay palagi. Kaya buo akala ko naman ay kidney. Kasi dati rin ako may kidney. O diba, pinakyo ko na lahat ng sakit-sakit na yan. Tapos, ayun, naisipan ko kahapon, pumunta kami sa Umpin, yung kilalang Chinese doctor na si Dr. Tan. Nagpa-check up ako doon, pumunta kami doon. At mamaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano pumunta doon. Kasi kahapon medyo hinahanap pa lang naman namin pero binidyuhan ko siya. Ayun na nga. Nung na-check up ako ni doktor. Ang check up pala nila guys is pupulsuhan ka lang. Hahawakan ni doc yung pulso. And then titingnan niya ang dila. Pa-flashlightan niya yung dila mo. Tapos alam na niya kung anong sakit mo, may findings na siya doon. Tapos ayun, tatanungin ka pa rin naman, ano bang nararamdaman mo, ganyan. Sabi ko, "Doc, masakit ang sikmura ko, masakit ang ulo ko. Parang kinakabahan ako palagi, parang laging nang nagpapalpitit." Tapos sabi niya, "Mayroon akong thyroid." Ha? Sabi ko, "Wala." Thyroid, sabi ko sa isip ko, dati naman nagpa-check up naman ako sa thyroid dati. Noong laging nasakit ang sikmura ko dahil sa GERD. Tapos nanginginig ka kasi, nanginginig, magpapalpitit, maninikip ang dibdib, heartburn, naranasan ko din kasi yung mga yan. Pero wala naman, pati sa creatinine ko noong nagpa-check na din ako. Pero matagal na yun, 3 years or 4 years ago na yun. Kasi bumalik nga siya ngayon eh, namimiss niya ako. Tapos yun, wala naman, kaya nagulat ako sa findings ni Doc, bakit ako ay may thyroid na nagpa-check ako nung ilang years, 3 years, 3 or 4 years ago, wala naman. Tapos, ayun, kinapa niya dito ko. Sabi niya, harap pa sa akin. Kinapa niya dito. Siguro may nakapa siya. Ako kasi hindi ko naman kinakapa. Kaya yun, kahapon nga pag-uwi namin, kinakapa-kapa ko nga. Kasi para talagang may naramdaman ako dito, medyo masakit. At parang may medyo namaga kasi nga sabi ko yung gums ko rin dito kasi namaga yung gums ko kaya siyempre iniisip ko dahil yung sa gums kasi kurta dito siya konektado siya. Tapos parang may naramdaman na rin talaga akong medyo may masakit pero medyo lang naman, hindi naman yung araw-araw na nakasagabal. Nahihirapan lang ako dito maakyat pag umaakyat yung acid ko na para akong sinasakal. Eh, alam ko kasi acid lang yun eh. Dati. Kaya ngayon, iba namang nakikita ni doctor. Pero, hindi ko pa naman talaga din sure kasi hindi pa ako nagpa-check. Magpapa-blood test na muna ako ng ano, F3, FT4 ba? Yung para sa thyroid. THS, mga ganyan. Para ma-sure ko kung meron ba talaga akong thyroid. Pero, magaling si Doc ha. Magaling. Mag-ama pala sila doon. Bali, tatay at saka anak. Pag nagpa-check up doon, tanongin ka kung saan ka pa-check up, sa tatay ba or sa anak. Pero pagdating doon, ako pinili ko sana tatay. Kasi pagdating doon, si tatay medyo busy. At si anak ay wala naman ng check upin. Kaya doon na ako kay anak. Yan. Hindi ko pa talaga sure kung ako ay may thyroid. Kasi, hindi naman siya masakit. Hindi naman, wala namang masakit. Pero baka nga, baka may nag-uumpisa na. Di natin alam, magpapa-check pa ako. At ito na guys, isi-share ko sa inyo kung paano pumunta doon. At mag-voice over na lang. At ayan guys, nahanap na rin namin ang
Dr. Tan Clinic, nasa taas siya. Si Cantor, third floor. Ayan, maraming tao. 5 PM na kami nakarating doon. At ayan, may mga naghihintay pa. Alas 2 PM pa daw yung sila dyan naghihintay. At saka guys, tatanungin ka pala kung saan mo gusto magpa-check up. Sa tatay or sa anak. Eh ako pinili ko sa tatay, pero pagdating sa loob, yung anak pa din ang nag-check. Saka ayan, pagdating doon, maglista ka and then bibigyan ka ng number. Ayan, pang 24 pala ako. At yan, tapos na ako nag-check up, bibili na ako ng gamot kasi meron na akong bisita. Ayan, dyan mo bibilhin sa Chintang Chinese Drugstore. Dyan lang din pwedeng bilhin. At sila lang nakakaintindi dun sa resita. Hindi ko maintindihan. Wala nakakaintindi sa resita. Pero siguro sa mga Chinese at nababasa nila yan. Ah, first time, since first time ko naman nagpa-check, bali pang 3 days muna ang aking resita na biniling gamot. Pang 3 days lang daw. And then after 3 days, is babalik ako doon. Herbal. At since first time ko naman, kailangan ko palang bumili ng tipat para dyan siya lulutuin. Ayan na ang aking mga receipt. Resita, o diba? Herbal. Bali tatlong pack, good for 3 days, and then babalik ulit ako doon. Ayan, may pangalan ko pa yan, o. Ayan, si Marites. At ayan yung pat na binili ko. Ang halaga pala niyan is 600, and then ang gamot ko, yung mga herbal na yan na tatlong pack, 570. And then ang check-up pala doon ni Doc is 500 ang check-up ni Doc. Ayan, parang testing lang muna yan or cleansing. Hindi ko alam kung ano yan. Basta tatlong pack, good for 3 days. And then pakuluan siya. May instruction naman kung paano siya pakuluan. Hindi daw kasi pwede sa mga ibang kaldero. Dapat ceramic siya. Kaya ayan, bumili na lang ako para meron akong paglutuan sa kanya. Ayan, mabango yung mga dahon na yan, mabango. Pero first time kong nakainom na ako kanina ng isang beses, medyo ang sama lang talaga ng lasa. Hindi ko maintindihan yung lasa, mapakla na medyo mapait, pero kaya naman para sa health, kakayanin. Kasi ayaw ko talaga ng mga gamot. Naluto na yung chan ko dyan kainom ng gamot. Try natin tong herbal ni Doc. Sila Doc pala ay kilala na isang sikat na Chinese herbalist. Puro herbal kasi ang kanilang nire-resita. At dalawa sila doon na mag-ama. Kaya pag pumunta kayo doon at gusto nyong matry ang kanilang mga herbal, ayan. Mamili kayo doon kung kay tatay o kay anak. Pero kahit naman saan sa kanila doon, pwede. Ayan na siya, nag-reduce na siya. Oh. Kailangan kasi, yung 2.5 cups, magiging 1 cup na lang siya. Mga 1 hour talaga yan siyang pakukuluan. At ayan, hindi ko na pinapakita sa inyo yung pag-inom kasi medyo masama talaga ang lasa. Pero para sa health, kakayanin yan. At yan pala guys, ayan ang aking resita. Hindi ko maintindihan, sila lang nakakaintindi niyan. At saka yung mga herbal na yon, sa kanila ipapak kapag nandoon na yung resita. Siguro iba-ibang ano din siguro yung laman. Kasi pagdating doon, saka sila magpapak kapag nakita na nila yung resita mo. Kaya yan, kung gusto nyo rin mag-try, mag-try na tayo sa mga herbal. Magaling, I'm sure magaling naman na si Duke. May mga nag-testimony naman na ano. Kaso lang, medyo mahaba-haba talagang gamutan. Kumbaga, sabi ni Doc, tiyaga lang. Tiyaga para ikaw ay gumaling sa natural na paraan. O, diba? Kaya, ayan, papalik-balik tayo doon. Next balik ko, alam kong may iba pang i-resita sa akin. Pero meron pa rin yung tea nila. And guys, thank you for watching. Update ko na lang kayo sa susunod kong balik kay Dr. Tan. Thank you for watching and God bless. God bless sa ating lahat. Bye-bye.